Hello guys, welcome to my channel, Rex TV. Guys, magbigay tayo ng update sa nangyari na pampapakito si Erwin Tulfo sa mga taga-Taal, Batangas. Guys, kaya nagalit si Mr. Erwin Tulfo sa mga taga-Taal, Batangas sa may-ari ng mga kabayo. Dahil yung video na napanood si Mr. Erwin Tulfo, yung mga kabayo ay halos hindi na gumagalaw. Guys, humingi na lang apologize si Mr. Erwin Tulfo sa mga taga-Taal, Batangas sa kadahilanan na alaman ni Mr. Erwin Tulfo na kaya pala naiwan yung mga alamang hayop ng mga taga-Taal, Batangas dahil sa wala raw masakyang bangka. Guys, nagalit yung may-ari ng mga kabayo ay si Mr. Erwin Tulfo dahil sa masamang salita na nagbitawan si Erwin Tulfo. So guys, papakita ko sa inyo ang video na humingi na lang apologize si Mr. Erwin Tulfo. Kung taga-Taal, Batangas, papakita ko rin sa inyo yung video na nagalit nga ay Sir Erwin Tulfo. So guys, panoorin natin. Marami pong mga kababayan at netizen at medyo nagdamdam at masama raw po ang loob nila dahil daw po sa mga nasabi ho natin kahapon doon sa mga may-ari, ng mga hayop na yon, ng mga alaga, yung mga caretaker na nasaktan po sa mga sinabi ho natin na sinasabi natin ay mga balasubas at kabaya. Well, kanina hong umaga, ay nakausap po tayo na caretaker. Ito raw ho ang nangyari at nag-explica ho sa akin. Sabi, Sir Erwin, kami pong nag-aalaga ho ng mga kabayo, maging po yung mga ilang may-ari, dapat po hindi ho kami nasisi. Dahil nung sinabihan ho kami ng mga opisyal daw, actually in fairness, sinabihan daw sila ng mga local government unit, mag-backquit na dahil nag-aalburuto ang bulkan. Ang sabi raw nila, Sir, sa mga barangay official, sa mga tauhan nila mayor, paano itong mga alaga namin? Ang sabi daw, babalikan ka agad. O, kaya ngayon, yung pinadalalaw daw muna, yung mga bangka, pump boat, mga tao daw muna, unahin muna raw mga tao. Yung iba nga raw, hila-hila na nila yung mga kabayo nila doon sa Pampang. Ang problema, hindi nga magkasya. Ang sabi raw, unahin muna yung mga tao. With that po, bayan, nalaman ko po kanina ang totoo nangyari. Ako ho'y Guys, napanood natin ang side ni Mr. Erwin Tulfo. Kaya daw siya nakapagsalita ng ganun. So guys, ito naman yung video. Yung mga may alagang hayop na galit kay Mr. Erwin Tulfo. Panoorin natin. Buwan muna, para siya po yung presto. Tulfo, ito na ang sinasabi mong binabayaan namin. Sinasabi mo na pinabayaan namin ang aming mga kabayo. Anong masasabi nyo at nakapag-save kayo ng isang life ng hayop? Ako po ang tunay na Pilipino. Hindi si Tulfo. Hindi si Tulfo. Yo! Dahil source to sa data. Isis mo uspa ka daw niya eh. Saan sa'yo nakatala na mumurahin niya tao? Pinabayaan. Bakit? Ano akala na sa kabayo? Bataan na basta papasanin. Hindi naman ah. Kabayo yan. Hindi yan dadalawang kilo. Yun! Hindi yan sa 10 kilo. Mag-isip-isip. Naturin yung malaking pinag-aralan. Guys, napanood natin ang issue kay Mr. Erwin Tulfo kung bakit siya napagsalita ng ganun. At sa mga tagapang patanggap ng mga alagang hayop, talagang nakapanginayang na pamatayan kayo ng mga alagang hayop na alam ko naman yung kasama ninyo sa inyong pamumuhay. Guys, ang masasabi ko naman sa lahat ng mga tagapatanggas na nagdurusa dahil sa pagtutok mga kaalbong kayo, ang gaya naman ang ating na mahal na presidente, walang iba si Rodrigo Roa Duterte. Nag-ano naman siya guys ng tulong na bibigyan daw naman kayo ng kabuhayan at bibigyan kayo ng panibagong bahay. So guys, thank you for watching. Like, comment, and share. And subscribe to my YouTube channel, Rex TV. Salamat guys!